Tayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, na nais sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Apuri sa Diyos, apuri sa Diyos, apuri sa Diyos sa itaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Pabuhi sa Diyos. Pabuhi sa Diyos. Pabuhi sa Diyos sa kaitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling nina Pedro at Juan sa kanila sa may portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takantaka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit nyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kay dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni Abraham, Isaak at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong pinasya nitong palayain siya, itinakwil niyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling niyong palayain. Pinatay niyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubos na nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi nyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit ang ginawa ninyo'y natupad ang malawon na pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga at susuguin niya si Jesus ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya dapat munang manatili sa langit hanggang dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula panoong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi
at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay hihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa digdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't hiniring ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungan tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong liningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong digdig sa lahat ng bagay malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpirapirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila, ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan, ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon. Tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw
Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, "Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakibati, pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo ng good morning. Tanong ko lang po, sino po ang inspirasyon nyo para gawin yung mga ginagawa nyo sa pang-araw-araw? Siguro po mga pamilya, mga minamahal, sila yung nagiging inspirasyon at kumbaga nagbibigay sa atin ng lakas para yung mga pagbangon sa araw-araw, yung pagtatrabaho, yung pagbibigay ng sarili, ay tunay nating magawa ng masigla at maayos kasi may pinaghuhugutan tayo ng inspirasyon. Itong mga ginagawa kong ito, kahit na minsan ay mahirap, kahit na minsan ay maraming pagsubok, patuloy kong gagawin dahil dito sa mga taong nagbibigay sa akin ng inspirasyon. At kung babalikan natin, tunay nga na siguro karamihan sa atin patuloy na bumabangon at patuloy na nagbibigay ng sarili para sa ating mga mahal sa buhay. Bakit ko po itinanong ito? Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin sila Pedro at ang mga alagad. Marami na po silang nagagawa para sa bayan ng Diyos. At sino po at ano yung inspirasyon nila? Paano at bakit nila patuloy na ginagawa yung mga ginagawa nila? Kahit na maraming mga tao ang patuloy na nagdududa at hindi naniniwala sa kanila. At kung titingnan pa po natin sa mga susunod na pangyayari, marami pang mga tao ang manguusig at mananakit sa kanila. Ano yung pinagkukuhaan nila ng inspirasyon para magawa yung mabubuting ginagawa nila sa kabila ng pagdududa at pagtatanggi ng ibang mga tao noong panahon nila? Yung kanilang pinagkukuhaan ng inspirasyon, pinagkukuhaan ng lakas, ay matatagpuan natin sa Ebanghelyo. At sino po iyon? Walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Nung siya ay nagpakitang muli na siya ay nabuhay ng muli, nung pinakita niya yung kanyang mga sugat, nung ibinigay ng Panginoon yung kapayapaan na kinakailangan ng kanyang mga alagad, natanggap nila yung lakas para magsimula ng magmisyon at magpatuloy sa misyon kahit na may mga haharapin silang paghihirap. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin, ngayong muling pagkabuhay, ngayong panahon ng muling pagkabuhay, pinapaalala sa atin na ang pinakamahalagang biyaya, regalo ng ating Panginoon sa ating mga buhay ay kapayapaan. At anong ibig sabihin ng kapayapaan na ito? Kapayapaan na hindi katulad ng iniisip ng mundo. Ano po bang kapayapaan ang iniisip ng mundo? Sa pananaw ng mundo, ang buhay ay payapa kapag walang paghihirap. Kapag walang pagsubok na dinadaanan, payapa
yung aking buhay. Pero yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon, iba po yung pinaparanas sa mga alagad at iba yung pinaparanas sa mga taong tumatanggap nito. Kapag kapayapaan na mula sa Diyos yung ibinibigay, ang ibig sabihin po nito, meron tayong karanasan ng kabuuan at kapanatagan ng kalooban, anuman yung mangyari sa ating mga buhay. Anuman yung mangyaring pagsubok at paghihirap, yung ating buhay ay nakakaranas ng kapanatagan. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. At ito naman po yung ipinapakita ng buhay ni Jesus. Yung buhay ng ating Panginoon, katulad nawa sa atin, magkaroon ng lakas na magpatuloy sa kabila ng ating mga karanasan ng paghihirap, kahit na may mga pagsubok, magpatuloy na magbigay ng sarili dahil mayroon tayong Diyos na patuloy na magbibigay ng lakas sa atin. At kapag tinanggap natin yung kapayapaan ng Diyos na ito, makakayanan talaga nating magpatuloy dahil mayroon at mayroon tayong kukuhaan ng inspirasyon at lakas para magpatuloy sa mundong ito. Mga minamahal kong mga kapatid, yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, yung buhay ng kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, ang pinagmumulan nito ay yung pagsama niya sa ating mga buhay. At yun po yung nakita natin sa Ebanghelyo. Sa gitna ng kanilang mga nararanasan na kaguluhan sa isipan, sa gitna ng kanilang mga takot dahil hindi pa nila muling nakikita si Jesus, nung nakita at nagpakita na muli si Jesus sa kanilang mga buhay, nagkaroon sila ng kapayapaan sa buhay. Kaya ano pong imbitasyon sa atin? Mayroon ba tayong nararanasan na kadiliman sa ating mga buhay? Marami ba tayong nararanasan ng mga takot sa ating mga buhay? Marami ba tayong dinadaan ng mga pagsubok at napakagulo ng ating mga kalooban? Siguro ang imbitasyon sa ngayon, patuloy nating papasukin si Jesus sa ating mga buhay at hayaan natin siyang magdala ng kapayapaan. Sa katunayan, mga minamahal kong mga kapatid, marami pong mga deboto ang lumalapit sa amin, nagpapabasbas, nagpapadasal, pumupunta sa opisina at nagpapabasbas sa kamay ng Poong Jesus Nazareno. Ano pong ipinapakita noon? Ipinapakita noon na marami sa atin pa ang tunay na naghahanap ng kapayapaan sa piling ng ating Poong Jesus Nazareno. At makikita po ninyo, habang kami ay nagdadasal sa kanila, alam namin na marami silang pinagdadaanan dahil kapag pinagdadasal namin ang mga tao, mangiyak-ngiyak pa sila kung minsan. Ibig sabihin siguro ay tunay na mabigat yung kanilang nararanasan. Pero sa kabila noon, inilalapit nila yung kanilang puso at naghahanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ano pong ibinibigay sa aking realization noon? Na yung ating buhay, tunay na maraming pagsubok. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi na natin kaya pang magpatuloy. Ipinapakita ng mga taong patuloy na nananampalataya at lumalapit sa Poong Jesus Nazareno na oo, yung buhay maraming pagsubok, pero sa pamamagitan ng patuloy kong paglapit at pananampalataya sa Diyos, makakayanan kong magpatuloy dahil hindi ako mag-isa sa buhay na ito. Iwan man ako ng ibang mga tao, wala mang magawa yung ibang mga tao, ang magbibigay sa akin ng kapayapaan ay ang Diyos, ang Poong Jesus Nazareno, na palagi kong kasama sa lahat ng panahon ng aking buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, ang napakahalagang paalala sa atin sa ngayon, meron tayong pwedeng makasama sa araw-araw na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan,
at hindi tayo susukuan. Buksan nawa natin yung ating mga buhay upang tunay nating maranasan ang kapayapaan na binibigay ng ating mahal na poong Hesus Nazareno upang patuloy nating malabanan at mapagtagumpayan ang mga dinadala natin sa buhay na ito. Ang kapayapaan ng Diyos, ang kapayapaan na regalo ng Diyos ay ang Kanyang presensya sa ating mga buhay, ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama si Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang Kanyang daan ng buhay. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan, naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghahati ng tinapay sa iyo, Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa, naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo't tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihahain para sa mga hinirang, upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman.
sa pamamagitan ni Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't kinapit ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalikaw, buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi kaiwan. Makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot sa at yung lumay. Puso mo'y iyong itiwasan. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't ginabi ang kamatayan. Sa mata at magsaya, manalikaw, buhay ang Panginoon. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service ngayong araw, April 4, 2024, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dabana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin na araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, lalo na sa araw na ito, may biyaya po ang Diyos na kapayapaan, ngunit hindi natin ito matatanggap kung hindi natin siya hahayaan na samahan tayo araw-araw ang tunay na kapayapaan sa ating mga buhay magmumula lamang sa pagpresensya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nawa, maging bukas tayo sa Kanyang pagdating at panatilihin natin siya sa ating mga buhay upang iyong Kanyang presensya magdulot ng kapayapaan at inspirasyon para sa atin sa paglalakbay natin sa buhay dito sa mundong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat.
Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. O Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.